Gandang araw po sa lahat. So sa video na to ay pag-aaralan natin kung paano gamitin ang Consolidate sa Excel. So ano nga ba ang use ng Consolidate? So ang use ng Consolidate is para i-summarize ang mga report. So for example, meron tayong report for January, February, and March. So tatayin natin siya ilagay sa isang sheet para makuha natin ang total report. So tara na, simulan na natin ang ating tutorial. Okay, so ngayon po meron tayong report for January, February, and March. Okay, so gagawin po natin ay tatry natin siya i-consolidate. Okay, consolidate is para i-summarize po yung report natin. So meta natin magkakahiwalay ang January, February, and March. Okay, so tatry natin siya ilagay dito po sa isang sheet, which is tinatawag na consolidate. Okay, so para magawa yun, punta muna tayo sa ating consolidate sheet. Okay, dito ko siya ilalagay sa cell A2. Okay, then sa natin makikita ang consolidate. Ang consolidate is nandito siya sa data. And under po ng data tab is meron tayong tinatawag na consolidate. So under siya ng data tools. Okay, click po natin ang consolidate. Okay, then ang function na gagamitin natin ay sum kasi gusto natin i-total ang ating report. Okay, reference is yung mga gusto natin i-add. So ano ba yung mga gusto natin i-add? So gusto natin i-add yung January, February, and March. Okay, so ang first reference natin is yung January sheet. Okay, from January sheet, ang gusto ko lang i-consolidate dito is yung salesperson name till total lang. So hindi natin isasama yung average niya. Kasi gusto lang natin is yung total. Okay, after nyon is kailangan natin i-check yung top row and left column. Okay, sabi ng top row, kukunin niya yung pangalan ng top row natin. Okay, then yung left column naman is kukunin niya yung pangalan dito sa column. So, check natin yung top row and yung left column. Okay, after natin siya ma-check na, is pwede na natin siya i-add na yun. Okay, so added na ang January. Yung next naman po na i-add natin is yung February sheet naman natin. So, click ko lang po ang February. Okay, mapapansin natin ay highlighted na rin siya. So, pwede na natin siya i-add directly. Pero kung sakaling hindi mo siya nalagay sa same cell, kailangan nyo ulit siya i-highlight ulit. So, dahil nandito lang siya sa same cell, i-add ko na lang siya directly. Okay, then after naman is yung March natin. So, na-add ko na yung February. Yung pinaka-last is yung March. So, click ko po yung March. Okay, papasin nyo rin is highlighted na rin yung gusto ko i-add. So, i-add na lang natin siya directly. Okay, once na na-add nyo na ang January, February, and March, pwede natin i-check ang create links to source data bago natin i-okay. So, ang purpose nito is para kung may ginawa kang changes sa January, February, ay automatically magre-reflect siya doon sa consolidated report natin. So, check ko lang yung create links to source data and okay lang natin. Okay, then makita natin ngayon, ito na yung consolidated report. Okay, yung problem lang dito is masyadong mahaba yung ating mga number. So, kailangan natin i-adjust ang column. So, gagawin natin is select ko yung till column K and idadrag lang natin itong columns natin. Okay, basta may makita kayong symbol na ganito, ay pwede na natin siya ma-drag sa kanan. Okay, so let's say, habaan pa natin content. Okay, so makita natin ngayon, ito na yung consolidated report. So, ang total is 993,000. So, any changes na gawin natin sa January, February, and March is mag-a-update siya. So, for example, punta tayo ng January. Okay,
Okay, let's say baguhin natin itong number. Gawin natin siyang 8,000. Okay, enter and then dito tayo ng consolidate. Okay, so makita natin yung ating report is nag-update siya. So mahalaga na ma-check natin ang create to source data para automatically mag-update din yung ating consolidated report. Okay, then pag kinalik natin itong number 2, okay, makita natin yung breakdown ng January, February, and March report natin. Okay, pero pag kinalik ko yung number 1, okay, makita natin yung full report nila, yung total report, which is 998,000. So, ito po yung tinatawag natin na consolidate. Okay, so try nyo po siya i-practice. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Comment down below kung gusto nyo mag-enroll sa aming Computer Secretarial course. Kami ang ICSA, your partner in success.